Nagpa-interview mga kababayan si Inday para sabihin po sa ating mga mamamayang Pilipino na hindi man daw siya spoiled brat. Yan na niya, Mr. Marabillas, ang masasabi mo sa naging statement ni Inday sa interview. Ganyan man talaga po ang mga spoiled brat. Hindi man nila alam na spoiled brat sila. Normal po yun sa kanila. Tingin nila, hindi sila spoiled. Pero ang katotohanan, spoiled brat. Parang yung mga sinungaling po. Ang mga sinungaling, dahil nasanay na sila sa pagsisinungaling, paniwala nila, hindi sila sinungaling. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Sinungaling, paniwala nila, hindi sila sinungaling. Ganon din po sa spoiled brat, mga kababayan. Nakasanayan na po. Yung mga masasamang tao, ganon din po. Yung mga masasamang tao, akala nila yung kanilang mga ginagawang kasamaan, tama. Ganon lang yan po. Eh, huwag na tayong magtaka kung bakit sabi ni Inday sa kanyang interview. Eh, yung nag-interview sa kanya, hindi man pati nagpakilala kung sa mainstream media ba siya o kung sino. Ang tingin natin mga kababayan, nag-invite siya kung sinong pwedeng mag-interview sa kanya na media na hindi na nagpakilala. Basta interviewin mo anya ko. Pero anya, yung tanong dapat galing sa akin. Alam ba ninyo na may mga ganon? May prepared questions na, nire-review muna. Ano niya, pa-interviewan niya ako sa'yo, pero ito yung dapat na itanong mo lang sa akin. Walang sobra, walang kulang. Ayaw na ng mga questions na, yung mga hard questions po, dapat na niya, friendly lang. Kasi nga po, parte ng mga propaganda ng spoiled brat. Ito ngayon mga kababayan ng balita. Yan o, sabi dito sa Philippine Star, Sara Duterte, cries foul versus spoiled brat. Tag, galit siya, mga kababayan. Paliba sa spoiled brat? Pag spoiled brat po, galit pag tinagsabihan. Yan ang spoiled po eh. Natura ng isang spoiled brat. Ayaw niya na may nagkukontra sa kanya. Yan po, sabi dito sa research. How does a spoiled person behave? Sabi dyan, refusing to share their things with others. Makasarili. Dissatisfaction with what they have in always wanting more. Rude in impolite behavior. Attention seeking and selfish behavior. Swak na swak po, mga kababayan sa pag-ugali ni Inday. Tinanggalan lang po ng confidential facts. Galit na, nagtantrum sa agad. Tinatanong na lang mga kababayan kung paano ginastos yung confidential facts. Naging combative agad. Confirm po. Pagkatapos, sasabihin niya, hindi sa spoiled brat. Isa description po, base sa research, ganun na ganun mag-behave ang spoiled brat. Rude and impolite behavior. Madaling sabi sa Tagalog, walang mudo. Ikaw talaga niya, Mr. Marabillas. Di ba ganun ang ibig sabihin ng impolite? Walang mudo. Masama ang pag-uugali. Yung sabi dito ng Impact Leadership, Shimenet, be a Bretonila or spoiled brat. Vice President Sara Duterte, who was reprimanded by the Office of the Ombudsman for punching a sheriff multiple times in July 2011, refuted claims of being a spoiled brat amid criticisms from certain members of the House of Representatives during the budget deliberations of her office. In a recorded interview released by the Office of the Vice President on Monday, September 9, Duterte emphasized that the Filipino people have known her
since her time as mayor of Davao City and throughout her tenure as vice president, asserting that she has never abused her power or authority in any of the offices she has held. Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Of the offices, she has held. Kita ninyo? Wala siyang realization. Hindi niya alam na spoiled brat siya. Nanuntok nga eh. Banong hindi ka spoiled brat? At kung magsagot-sagot, nakita man ninyo po, impolite, walang modo. Walang pagrespeto sa kapwa. Imagine, ang tanggalan siya ng binawasan siya ng PNP security. Tinawag lang si General General Marvil na Rumel. Kasi vice president siya. Impolite. Walang pagrespeto sa posisyon mga kababayan ng ibang tao. So hindi niya alam ang kanyang mga ginagawa ay mali. Ganyan po ang spoiled brat. Pero ito nga po, nag-deny siya. Hindi man daw siya spoiled brat. So be it. Yan ang paniwala niya mga kababayan sa kanyang sarili. Kasi nga po, ang mga spoiled brat, talagang wala siyang realization. Ang akala niya, yung mga ginagawa niya, tama. Ganon po. Hindi naturuan ng magulang ng tama kasi yung magulang ganon din. Ano nito turo noon? Sabi niya dito, Duterte suggested that some lawmakers might not be accustomed to receiving responses they do not want to hear, which could have led to the accusations against her. She also implied that these claims are part of an attack by certain House members who were displeased by her responses during the hearings. Sino mga hindi
maiinis doon sa mga response ni Inday, sa mga response po ninyo. Paulit-ulit, tinatanong kayo kung paano ginastos. Alam naman kasi ng mga congressman na evasive po kayo kasi mali nga yung paggamit. Pinatunayan ng kuha, 73 million ng inyo pong confidential funds disallowed. At sino yung hindi masasyak sa 125 million pesos na sinimot po? Sinimot na simot, mga kababayan, in just 11 days? Siyempre, magtatanong yung mga congressmen. Tapos, ayaw ninyong ipaliwanag, ayaw ninyong sagutin yung simple question. Hindi man yung po pera yung ginastos ninyo. Pera ng bayan. So may responsibility kayo sa ating mga mamamayang Pilipino. Huwag kami, Inday, yung mga palusot mo, hindi pwede. Kung ayaw mo ng reglamento sa gobyerno, umalis ka sa gobyerno. Ganun lang yun na kasimple. Di ba? Hindi mo man pera, o di dyan ka sa privado, gastusin mo, waldasin mo yung pera mo, sarili mong pera, but not the, itong pera ng ating bayan. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi niya. Nagpa-interview siya, pero alam na natin, prepared questions, controlled environment, mga kababayan. So, dapat siya yung masunod, yung tamang direksyon, yung direksyon na gusto niyang mangyari. Hindi yung usual interview na tulad na ginagawa namin sa, sa mainstream media, na itatanong namin yung mga importanteng tanong that will serve the interest of the of the public. Ganyan, mga kababayan, dapat. Pero ito, malinaw si si Inday ang nagdikta ng interview. Edited siya. Rinilis ng SMNI. Alams na, kakampi. Ayan po. Pakinggan po natin. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Alam na kung sino po yung pinatutungkulan niyang dalawang tao. Referring to, yung tinawag niyang tambaluslos. The power of the purse, yung Congress. Si Martin Romualde. Siyempre, ang pangalawa, ang number one pala, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And the power of the purse, yung sa Congress, headed by the Speaker of the House, si Martin Romualde. Yan ang pinatutungkulan niya na kontrolado lang ng dalawang tao. Anong kontrolado ng dalawang tao na ang Congress po is a collegial body? Binubuo po siya, mga kababayan, ng more than 300 members ng Congress. At kasama dyan sa Congress, hindi man lang yan, mga congressmen, na allied to the President or kontrolado ng Speaker of the House. Kasama dyan yung minority. Yung minority black po, anti-Marcos, anti-Romualde. Di ba? At saka may Senado. Dadaan pa rin sa Senado ang budget po. Ipati sa Senado, hindi man niya sinasagot ng maayos yung budget. Galit siya sa pagtatanong ni Risa Ontiveros. Sumali, mga kababayan, ng budget kontrolado lang ng dalawang tao. Tama pa? Dumadaan siya sa tamang proseso, mga kababayan. Doon pa lang, sablay na agad yung mga sinasabi po ni Inday. Itong interview, this is purely a propaganda against the administration. Malinaw po, kasi hindi niya nagustuhan yung mga nangyari. Nga. Tinanggalan siya kasi. At malamang tatapyasan yung budget niya kasi hindi niya po ma-justify yung paggamit ng kanyang pondo. So tama lang po na tanggalan siya ng budget. Yan ang katotohanan niyan. Kaya ngayon wala siyang tigil sa propaganda to win this the sympathy ng mga mamamayang Pilipino. Mga matatalino na po ngayon ang mga mamamayang Pilipino. Kaya nga po, yung mga supporters niya, mga kababayan, gusto na mag people power. Wala man po na people.
yung panawagan na people power po? Wala man people. Diba niya Mr. Maravilla, si Super Ate, may sinabi na naghahamon ba kayo sa 32 million na mga supporters ni Inday? Wala na po yon na 32 million. Kasi yung 31 million, mga Marcos supporters na turn off na po kay Inday sa mga Duterte. O ito yung payag ni ano, ni Senator Amy Marcos na barkada ni Inday. Demokrasya, pahayag, basahin muna natin. Mga kababayan, before natin na i-play yung interview kay Inday, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto ninyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa mga pasya ng bayan at resulta ng eleksyon, isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpipili ng kanilang lider. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakang malaki sa kasaysayan. Naghamon ba kayo sa 32 million o naghanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Senator Amy Marcos, September 9, 2024. Senator Amy, dumistansya ka na kay Inday kasi baka ka madamay. Pero matanda ka na, mas matanda ka pa sa akin. Kung yan ang choice mo, to support the Dutertes all the way, nasa sayo yan. Pero malamang baka wag naman sana sa 2025, matalo po kayo. Pag natalo po kayo, that's a, you know, a painful lesson para po sa inyo. Hindi kasi kayo nakinig sa mga Marcos loyalist. Di ba? Ganun lang yan. Ah, ito, sige, panawagan nila. 32 million, handa na ba kayo? Wala man po na sumama sa kanila. Wala na po yung 32 million. Mayroon yung 31 million na supporters ng ating Pangulong Bongbong na parte yung 32 million. Kaya lang, yung 31 million ng 32 million ni Inday, nag-withdraw na ng support. Kaya nga po, wala nga pumupunta sa inyong panawagan ng people power sa Liwasang Bonifacio saka sa Idsa's Rhyme. Anando doon po, mga kaluluwa. At mga langaw. Sige po, nila pakalat ng fake news. Oh. Tingnan ninyo ito. Change of leadership. May page na sila na gustong magkaroon ng change of leadership. Breaking. 6 hours ago. Unconfirmed yet credible sources suggest a growing rift within the ranks of the armed forces of the Philippines. High-ranking military generals are said to be withdrawing their loyalty to Commander-in-Chief in President Ferdinand Marcos Jr. in what appears to be a major blow to the administration. Sources claim the Defense Secretary, unable to maintain control, may have been forced to resign. As this potential fracture within the military unfolds, the political stakes are rising. Stay alert for further developments. Yeah, BBM resign. Anong grupo ito? Eh, mga page nila, mga kababayan. Malinaw. Change of leadership. Si Pusit po. Gumawa na sila ng mga page, mga kababayan, sa Facebook para magpakalat po ng mga destabilization, ano? Mga fake news to destabilize the Marcos administration. Iwala mang makumbinsi sila. O ngayon, ito na si Inday, balikan natin yung interview na sabi nga natin, yung mga tanong sa kanya, malamang siya man lang po yung gumawa o yung handler niya. Ayan po, excited na po na to make over. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po ba ang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview?
Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal Pratnelia daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview. Kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako Bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa... Hindi daw niya inaabuso ang kanyang power, ang kanyang authority. E ano yan? Sara Duterte, Panches Court Sheriff, amid demolition operation in Davao City. Ah! Napagkasinungaling mga kababayan. Anyway, ituloy natin ang sinasabi niya. At ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang environment ng isang ordinaryong citizen. So yan po ang gustong i-project nila sa ating mga mamamayang Pilipino. Nagaling siya sa ordinary family. Alam na natin yung motibo po to capture the masses. Di ba? Kasi padaos-dos ng padaos-dos mga kababayan yung ratings ni Day, kasi turn off sila sa pag-ugali niya. Tama po? Kaya itong pagpa-interview ni Inday, malinaw po na damage control. Prisko pa sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino yung kanyang mga pinagagawa. Yung pang... ang dali pong i-research. Pagkatapos, yung kanyang ginawa as a vice president, yung walang tigil niyang pagtatantrums, at yung latest po, yung kanyang behavior during the hearing ng Congress sa kanyang budget, introduction pa lang, mga kababayan, opening statement pa lang ni Inday, may mga parinig na, may mga pasaring na po sa mga congressmen, kumbatin. But anyway, ituloy natin yung kanyang sinasabi, mga kababayan, dito sa interview. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng binaliktad House of Representatives pa, na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Binaliktad pa? Is siya yung may patutsada? Parang atake din nila na parang, oh, Bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President,
dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas. Yun naman na pala. Na Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget. Alam mo ng mga congressmen, Inday, kung bakit gusto mong ano, i-forgo na yung questioning. Kasi gusto mong pagtakpan kung paano mo ginastos yung 125 million pesos na confidential funds na ang 73 million disallowed. Iniman po bobo yung mga congressmen para mapaikot po ninyo. Tama po? Kaya yun, paulit-ulit yung tanong po ninyo. Ang sagot po ninyo sa tanong, kasi ayaw nga po ninyong matanong, maungkat. Hindi man po pwede kasi may power of the purse nga po ang Congress. Siyempre, itatanong nila paano mo ginastos kasi pera ng bayan yan before nilang i-approve yung susunod na budget mo for 2025. Huwag kami, Inday. Alam namin yung iyong ano, strategy. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para sa pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po yung lumalabas na. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasubmit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya tama ka doon na iniiwan mo. Pero may karapatan yung Congress na ungkatin yung past budget. Paano mo ginastos? At yung sinasabi mo na you forgo yung question in answer, kasi nga po, ayaw mong maungkat. Huwag kami, Inday. Ayaw mong maungkat kung paano sinimot yung 125 million. Napakalinaw po yung strategy mo. Eh, mas matalino sa'yo yung mga congressmen. O, di ba? O ngayon, pa-interview ka ngayon para, ano, linisin yung iyong pangalan sa publiko. Eh, hindi ka man po makakalusot niyan. Sinong binubola mo? Eh, diritso natin mga kababayan yung sinasabi niya. Forgo na namin yung question and answer. Unang-una, dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. May abangan pa, oh. Ngayon, kasi kahapon ito, abangan bukas. Yan sabi ng mga congressmen, stop the drama. Ayan po sabi ng mga congressmen, stop the drama. BP Duterte told to answer House queries on budget. Lawmakers from both the majority and minority blacks of the House of Representatives have urged Vice President Sara Duterte
to stop the drama and just respond to queries about her budget expenditures. Tama po, pag hindi po niya na-defend ang budget, tanggalan po ng budget, yun ang tama po na dapat desisyon ng Congress. She has to defend the budget just like other agencies of the government. Tingnan ninyo, sa kanya man lang po naging controversial, in other agencies, naging maganda naman po yung deliberations, yung budget briefing, walang pagtatalo. Siya man lang po. Kasi nga po, yung pag-uugali niyang spoiled brat. Nasanay siya doon sa Davao, walang nagtatanong sa kanila. Walang tanong-tanong. Nung mga nakaraang budget, pinasa agad kasi, dinefend pa siya ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos na mismo. Pero ngayon, hindi na po pwede. Kasi umaboso po. Imagine, 11 days, sinimot po 125 million. At malinaw na disallowed, mga kababayan. 73 million disallowed. Kaya nga po, malamang ito yung maging basis po ng impeachment sa kanya. Yan ang pinag-aralan na po ng Congress, sa members of Congress. Yes, sabi po ni ACA Teachers Party List Representative Franz Castro that it seems that the Vice President is resorting to squid tactics. Again, may saposita niya. Pag nasosokol na, biglang magbubuga ng tinta. May saposit. Mula sa pagiging agila, naging loro, ngayon mas tumindi, naging pusit. As she supposedly diverts attention from her office use of 125 million confidential funds in 2022 in just 11 days. Nagsasaposit na naman niya siya para i-cover up yung kanyang mga maling ginawa. Dapat niya sa House of Representatives na siya nagpaliwanag kaysa sa isang video na siya din ang gumawa. Mas maganda na humarap siya bukas sa committee at doon magpaliwanag. So ngayon pala po yung ipagpapatuloy ngayon yung hearing ng budget ni Inday. Kaya pala siya nagpa-interview kahapon. At may kuwan pa po ngayon, may continuation. Sabi naman po ni House Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative Jude Asidre, yung Vice President niya, as a public official, must prioritize transparency and accountability. He questioned why Duterte chose to issue statements outside the official process instead of addressing the lawmakers' queries directly. Tama, calling on her to attend the scheduled hearing and participate fully in the discussion. Asidre stressed that the budget hearing are meant to ensure responsible allocation of public funds and are not an attack on the OBP. Mali po yung mga sinasabi ni Inday na ginagamit itong Congress hearing sa kanyang budget para siya siraan. Kumbaga po, may makalkal na kasiraan, hindi dahil siniraan siya ng Congress. Walang intensyon yung Congress na siraan siya, kundi kasi gumawa siya ng mali. Nang kasiraan niya. Tama ba? Yan lagi ang sinasabi ng mga Duterteng. Sinisiraan daw. Sila yung magaling sa paninira. At yung mga vloggers nila. Tinatawag yung ating Pangulo. Walang tigil na bangag, 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 pulburon, pulburon. Balik na naman daw sa pulburon issue. At yung hair follicle nila. Kasi nahuli na po yung kanilang patron na si Pacquiao. Kaya balik sa hair follicle daw sila. Wala nang maniwala po sa inyo kasi kayo mga vloggers ng nausog dahil sa pagkauli ni Pacquiao, napatunayan na lahat kayo sinungaling. O diba, sinasabi ninyo wala doon sa compound. O doon nahuli mismo na nasukol ng ating mga authorities. Kaya sinasabi nila, hindi niya nasa bundok. Sino ang maniwala sa inyo kung nasa bundok ng Cotabato si Pacquiao? Ano pang rason? Nasusuko siya, nakatakas na. Kung talagang susuko siya, nang ilabas yung warrant of arrest, mga
kababayan sa kanya, pumunta, tama yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pumunta na sana siya sa ano po, sa police station to surrender himself. Yan ang dapat mamaya, iikuan ko po sa inyo. I-replay ko sa inyo yung sabi ng ating Pangulo tungkol kay Pacquiao sa pagkasukol po sa kanya. Kasi hanggang ngayon, sige po ang spread ng kasinungalingan nila, mga propaganda, para siraan po si General Ture. Balik muna tayo dito. Sabi naman po ni House Assistant Majority Leader in Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, sabi niya, ito ang niyang deliberations ng budget. Focus on ensuring that public resources are used appropriately, not on personal preferences. She noted that asking difficult question is part of the lawmaker's duty and that public officials are expected to provide thorough and clear responses in return. Zamora said that dismissing these queries weakens the legislative process and undermines its purpose. Tama po, mga kababayan. Hindi pwede yung sinasabi ni mga palusot ni Inday po. Ipoforgo niya yung question and answer para hindi po madiskubre yung mga kabuktutan, mga mali, mga kababayan na paggamit ng pondo. Tama ba yun? Mga palusot niya po, mga kababayan. Sabi naman po ni House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List, Representative Jill Bungalon, he urged the Vice President to stop viewing the hearing as a personal attack and to recognize it as a part of official responsibilities. He noted that the refusal to provide answers regarding the confidential funds only raises more concerns about the transparency of her office expenditures. Bungalon emphasized that if there were no wrongdoing, Duterte should see the hearing as an opportunity to clarify the OBP's actions and demonstrate accountability. Malinaw po na ayaw niyang sagutin kasi nga po may mga salamangka. Tama ba? Huwag kami Inday. Yan po sabi ng mga magagaling nating congressmen. Sabi ni Asidre, if she claims not to be a spoiled brat, she must prove it by respecting the process and providing the answers we need to evaluate her office budget. Sabi naman ni Zamora, dismissing our queries as patutsada undermines the process and the institution we are all part of. We asked for professionalism. So ibig sabihin, unprofessional si Inday. Sabi naman po ni Jill Bungalon, if she believes she has done no wrong, she should welcome the chance to explain her office actions. Public service requires transparency and humility, especially in handling public funds. Tama! O ngayon, ibigay ko sa inyo yung interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga palusot ng mga propagandista ni Pacquiao na sa bundok daw, nagmula si sumurrender si Pacquiao. Hanggang sa huli, mga kababayan, palibasa, sanay kayo sa pagsisinungaling. Nagsisinungaling pa rin kayo? Wala eh. Huling-huli na po ang inyong mga kasinungalingan. O ito po yung interview ng mainstream media as published by Manila Bulletin. That is being asked constantly kagabi. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Correct. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. Correct. O sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabi ko, ito an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Voluntary. Surrender, tawag. May arrest order na ako. Kaya
magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Nasukol. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. So yan po ang katotohanan po, mga kababayan. Huwag kayong naniniwala dito sa mga nausog vloggers, sangka terbang mga sandambak na mga sinungaling yan. Tama pa?